From the previous video, no, so we already done in getting the data from our SQLite. Then we have to continue on editing the records. Okay, so nagkaroon lang ako ng changes dun sa data, no, nag-add lang ako ng new items. So yung status ngayon ng ating application. So, nakukuha na natin actually yung records, no? Yung ID, yung ating product name, and then yung price. Okay? So, this time, so let's finalize na itong ating application. So, once we click yung edit, so if we made some changes, no? Dun sa product name and price, so mag-a-update siya. Okay? Then, once we click yung delete, so, i-remove natin yung data from its table or the database. Okay? So, bago natin gawin yan, so, yung ating price list dito kasi, no, nakasort siya by ID number or yung nakasort siya by reference, no? So, kung paano natin siya in-add. So, ganun yung pagkakasunod-sunod dito. Okay? So, let's try to modify this first. So, siguro isort natin siya in ascending order, no? So, from A to Z, no? So, to do that, so, balik muna tayo rito sa ating view. Okay? Kasi dito tayo nag tumatawag, no? Nung table. So, okay, so dito sa part na to, no? So select all from product. So lagyan lang natin siya ng order dito. So order by, of course, by product name. Okay? So ganyan na siya i-sort. Okay? So let's try to run yung ating app. Okay, so let's check. So, dapat naka-sort na siya, no? By product name. So, click natin yung view. Ayun. So, ayan, no? So, tama yung inad natin ditong code. So, naka-sort siya by product name. Okay? So, let's continue yung ating application. So, proceed tayo dito class sa edit, no? Itong ating XML. So, baguhin lang natin ng konti yung design. So, para mas maganda, no? So, for the delete button, so ito. So, i-change natin yung kanyang background tint. So, make it red na lang, no? Ayan. Yeah. So once we click this button, so ito yung mag-execute nung delete. Pero bago natin i-delete yung record, so mag-edit muna tayo. Okay, dun sa edit.java. Okay. So yan. I-define muna natin dito, no? Or i-import muna natin dito yung component, yung button. So button. So, name mong button. So, edit button. Then, yung isa is delete button. Okay? So, bakit siya naka-red? So, import natin siya. Ayan. Ayan. So, ayan na. Nag-import na siya rito. Okay, then, for the ID. So, dito lang natin dito, na. So, edit button. Diba? Equals find view by ID. Then for the ID, r.id. So btn edit ID. So yan yung ID na dinefine natin. Then for the delete button, so find view by ID r.id. So btn delete ID. So yan yung ID na dinefine din natin. Okay? Then
dun sa baba. So, dito na lang. Okay. So, gawa tayo rito ng method. So, yung set on click listener. So, gawa natin yung edit button. Edit button dot set on click listener. So, new view on click listener. Yan. So, ready lang natin to. So, ito yung method natin for the edit button. Then, same as dun sa delete button din. Ano? Delete button dot set on click listener. Then, new view on click listener. Yan. So, naka-ready na yung ating dalawang button. The edit button and the delete button. Then, for the edit button class, so, gagawa tayo ng method. Okay? So, for the method, so, i-define na natin siya rito. For example, gawa tayo ng method, edit rect. Ayan. So, ito yung ating method. Okay? So, actually, naka-red pa siya, no? Kasi wala pa naman tayong dine-define, no? Na method or function. So, dito natin siya ilalagay. So, define tayo class ng method. So, public void, then edit rect. Yan. So, ito yung name ng method natin. So, dinefine na natin sa taas. Ano? Tinatawag na natin. So, yan. Open and close curly braces. Okay. Then, so, balik tayo class dun sa main activity dot Java. Okay. So, kopyahin lang natin tong laman ng method na to. Dun sa try and catch. Okay. So, copy lang natin. Then, dun sa edit.java. So, paste lang natin dito. So, may mga kakailanganin kasi tayo dito, no? So, para hindi na tayo masyadong mag-type pa, no? So, first, ayusin muna natin to. So, hindi na natin kailangan to. Nagaling na natin yan. Then, instead na record added successfully, so, make it save na lang, no? Record save successfully. Then, if something wrong, so, dito siya magpo-fall. So, okay na to, no? Huwag na natin palitan yan. So, record failed, no? Then, so, hindi na natin kailangan actually itong part na to, no? So, tanggalin na natin to. Kasi, meron na naman talaga totally tayong na-create, no? Na database. So, ito. Tanggalin na natin to. Kasi meron na tayong table. Ayan. So, i-retain lang natin tong sa database natin para matawag natin yung table. Okay? Okay. So, meron pa tayong naka-red mark. So, palitan lang natin to, ano? So, kasi sa taas, ang ginamit natin is itong produkto and presyo, ano? So, palitan natin to. So, lagay natin dito. Ayan. Then, ito yung magiging ginagamit natin na variable, no? Yung presyo. Is edit text. Okay? So, same procedure lang din, ano? Kinuha lang naman natin yung value, no? Yung, nandito. Kinuha lang natin yan. So, pinasok lang natin dito. Okay? So, for the line 74, so, yung nakita nyo dito, so, hindi naman tayo, of course, mag-i-insert. So, ayusin natin to. Tanggalin natin itong, eto. Oops. Wala rito. So, mag-query tayo dito. Mag-statement tayo. Update. Ano ba yung update natin? TBL product. Diba? Set.
So yung una, yung product name, yung field, di ba? So equals question mark. Oops, yan. Yan. Then another, i-update din natin yung product price, di ba? Equals question mark. Yan. Then, so of course kailangan nating i-locate no yung specific no yung specific product na ating i-modify. So yung primary key natin is the ID, di ba? So where ID equals then the question mark. Yan. For the statement bind string, so dito, so tama na to, huwag na natin baguhin to, no? So actually, ito yan. Okay. So name of product, so ito dito papasok yan. Price of product, so dito papasok yan. Where, so ID, no? So maglagay tayo plus dito, or dito muna, no? So, yung ID natin is tatawagin natin. So, ayun. So, kailangan din natin siyang i-define, di ba? So, dito na lang, txt rect no. Ayan. Kunin natin to. Yung ating record number. So, define natin na lang dito sa pangatlo. So, idagdagan lang natin to. Okay. So, for example, string rect, no? O, rect num or record number equals txt rect, no? O, record number dot get text to string. Okay. Then, semicolon dito. So, kinuha lang natin yung reference number. Okay. Kasi yun yung magiging where natin dito. So, ito yung primary key. Lalagay natin yan dito. So, dagdag na lang natin dito dun sa bind string statement that bind string. So, index is 3. Okay. So, the value is the record number. Rec num. Okay? So, tama ba? So, yun yung ginagawa nito. Then, mag-execute tayo ng save. No? Then, so, once we save, siguro gawin natin i-exit natin ano. So i-exit natin yung mismong page, no? So i-finish natin siya. So finish para ma-avoid natin yung back, no? Then gawa tayo ng intent. So itong intent na to, no? So babalik siya dun sa view, no? So intent back equals new intent, then lagay natin dito get application context, di ba? Then tawagin natin yung view dot class, then lagay natin dito start activity, then intent. Yan. So kailangan din kasi nating i-reload ano yung ating view, no? So yung part na to. I-reload ulit natin 'yan para makita natin yung update doon sa ating list view, okay? So then once we click itong view, so dagdagan lang natin ng konti, no? Dito sa view list. So i-finish natin 'to. So, para mag-reload siya. Okay? So, let's try. Let's try yung ating emulator.
Okay, so let's try yung ating edit, yung ating edit mode if working siya. So click natin yung view. Okay. So let's try to make some changes ano. So product na to, yung ating Milo. So click natin. So na-pick up naman natin. So for example, mixing some changes. So for example, 15. So, lagyan natin, for example, Milo Big daw, and Up Big. Then, let's create some edit. So, once we click this edit, so, dapat mag-update siya, and back siya doon sa view natin. So, ayun. Nag-update siya. So, once we click yung back, so, dito siya babalik. Okay. So, isa pa. So, for example, ito, Ses Domingo. So, gawin natin to Apple. Then, for example, 11 pesos. Edit. So, ayun. So, successful naman siya ng update, no? So go back, check ulit natin. Ayun. So last, so for example, itong verb run swap, edit natin. Okay, so let's change yung price, edit. Ayan. Okay. So, successful yung ating edit mode, no? So, let's continue, no? So, tapusin na natin. So, let's try to remove, no? Remove yung record from SQLite. So, i-stop ko muna itong app. Okay. Then, balik ulit tayo dun sa ating edit.java. Okay. So, ayan. So, gawa muna tayo ng method dito. So, define tayo dito ng method. So, kung meron tayong insert, meron tayong edit. So, gawin na lang natin itong course, delete, rec. So, yan. So, yan yung ating method. So, of course, kailangan nating i-create yung ating delete record na method. So, after nitong edit record, no? So, doon natin siya ilalagay, no? So, dito. Okay. So, gawa tayo dito ng panibago. So, dito sa baba. Okay. So, public void delete rec, yan, then open and close nung curly braces natin. Okay, so gawin lang natin class, i-copy lang natin itong try and catch natin. So paste lang natin dito, then gagawa lang tayo ng konting modification dito. I-use lang natin yung mga curly braces natin. So, hindi na natin kailangan actually ito. Kailangan lang ang natin dito is yung record number. Okay. Then, i-remove na natin itong dalawang to. Ayan. Then, instead na index 3, so magiging index 1 na siya. Then, instead na update, so baguhin natin to. So, maligay natin delete
from TBL. So yung pangalan ng table natin, where ID equals, so lagyan natin dito ng question mark. So ayan, diba? So ito yung sa SQL statement natin. So i-delete natin yung record number, yung primary key. Okay? So i-execute natin. So instead na record save, so lagyan natin record deleted. Okay? Ayan. Then, ganun pa rin, ano? Once we delete yung record, so i-finish natin yung page, then balik tayo dun sa view that class page. Then, yung catch natin, if hindi na-satisfy or may error, so ito yung maglalabas, ano? Yung record fail, no? So, huwag na natin baguhin yan. So, parehas-parehas na rin din yung tatlong method. Okay? So, ganyan lang kadaling mag-delete ng record dun sa SQLite. Okay? So, okay na siguro ito. So, let's try. Okay. So, let's try mag-delete ng record. So, click ulit natin yung view. So, mag-random delete tayo. So, for example, ito. Delete natin itong record na to. Click. So, click yung delete. So, record deleted. So, wala na siya dito sa list. So, working yung ating program. So, another. So, itong, eto. Delete natin. Delete. So, wala na siya. So, last. Delete natin to. Delete. So, record deleted. Then, go back. Balik siya dito sa ating add entry.